Huwag ka na yung bubong kabang niyo. So, mainit dito pag tanghali. Yan. So, ito yung papagawa ko mga kabang niyo. Kasi, ibababa ko na itong papag na to. Yan, gagawin kong semento. Yan, yan ang pinag-ipunan ko mga kabang niyo para hindi na sila nahihirapang umakyat baba. Yan. 1, 2, 3, fuck it! Good morning mga kabangyo yan. Pagluluto natin ng Lucky Me, yung mga hangover kagabi yan. Tsaka kanina kasi alas 4 na sila tulog mga kabangyo. So magluluto muna ako ng Lucky Me, papatagal na hangover yan. Good morning mga kabangyo. Mga kabangyo, magtitiklok na ako ng aking mga nilabhan kahapon. And so ito muna gagawin ko para mamaya magluluto na ako ng aming pananghalian mga kabangyo.
bangyo, nagluluto na ako ng aming ulam yan. Pritong matambaka. Yan, then si Kuya Noli nagluluto ng luna. Yan, or parang shell siya mga kabangyo. Yan, luna shell. Yan. Ako na, matambaka. Kabangyo, tapos na ako magluto ng pritong isda. Yan. So, kakain na kayo mga kabangyo. Yo, dahil wala na akong gagawin sa bahay, yan, tulog pa naman si Jopper, yan, uwi muna ako saglit mga kabangyaw. Then may dala akong paper bag, so susunod na araw malalaman nyo kung para saan ito mga kabangyaw. Kabangyaw, nandito na ako sa bahay namin yan, so itutur ko ulit kayo mga kabangyaw kasi kaya ako na umuwi dito para asikasuhin yung mga ipapagawa ko bago magbagyuhan yan. So tara, kabangyaw, pasok tayo sa aming munting bahay, yan, so makalat pa. Yan. So ito dati yung kwarto ko mga kabangyaw. So ito yung hagdanan ng mga kapatid ko. Yan. Then ito yung taas. Yan. Medyo abot muna yung bubong mga kabangyaw. Abot ko na yung, bubong kabangyaw. So mainit dito pag tanghali. Yan. So ito yung papagawa ko mga kabangyaw. Kasi ibababa ko na itong papag na to. Yan, gagawin kong semento. Yan, yan ang pinag-ipunan ko mga kabangyaw para hindi na sila nahihirapang umakyat baba. Yan. So yan yung malaking yan. Yan. Yan, ibababa ko yan dito, gagawin yung silong na yan. Ayan na yung pinakababa niya. Then tatambakan lang ng semento tsaka ng mga hollow blocks, yan. So yan na yan mga kabangyaw. Tsaka ako na asikasuhin yung mga dingding namin yan. So unti-unti muna mga kabangyaw para madali kung hindi mabigla yung budget na gagawin ko kasi natitipid din ako mga kabangyaw kasi nga magpapasok ka na kaya kailangan budget yung sinasahod ko kila Idol Jopper tsaka sa YouTube channel ko. Yan. So yan, ito yung mini lababo namin mga kabangyaw, dito naguhugas yung mga kapatid ko. So ito papaayos ko mga kabangyaw kahit siguro konti lang yan para lang hindi sila mahirapang maghugas. Then ito yung dating lutuan namin ng kahoy. Yan. So minsan lang sila nagkakahoy na mga kabangyaw kasi nga diba bumili ako ng gasol para hindi na mahirapan yung nagluluto sa amin yan nanay ko yan. Then itong bubong natin papataas ko rin mga kabangyaw kasi hindi ko siya mapagawang yero kasi nga maraming puno ng nyog, nabagsak yung palapa, yung bunga, sayang lang baka mabutas. So yan, tagpi-tagpi lang siyang pawid din, tolda, para lang maiwasan yung pagkabutas. Bahay namin mga kabangyaw, yan, ito yun. Then ito yung sa tito ko, kapatid ng nanay ko yan. So nakikita niyo maraming puno, palok ng mga nyog, kaya yan, medyo nasisira yung bubong namin mga kabangyaw. So yan, kakapalit ko lang ng yero niyan pero luma na kasi nga nagpapatakan yung mga buko ng nyog. So ito yung sa ate kong bahay. Yan, ayan yung katas ng kanyang pag-abroad dati. So mas maganda pa yung kanya, naunahan niya pa ako mga kabangyaw. Yan. Yan. Kabangyaw, hindi ako makapagpagawa dito ng bahay. Yan, or dati ko pang gusto yan kasi nung natatrabaho pa na ako sa Maynila. So nakaipon ako ng malaki. Hindi ko siya naipagawa ng bahay kasi nga hindi sa amin lupa to mga kabangyaw. Yan, sa central to. Yan. So dito na rin lumaki yung mga nanay magulang ko. Yan, bata pa sila, dito na sila lumaki. So parang kami na rin na naging caretaker dito yung mga lola ko. So yan, nagpagawa ang ate ko sa likod. So nagpaalam siya, kailangan niya magpaalam bago pagawa. Itong sa amin kasi harapan mga kabangyaw. So hindi namin pwedeng ipagawa kasi nga baka masita kami, mapaalis kami mga kabangyaw. Yan, so hindi ko mo siya mapapagawa mga kabangyaw kasi gusto ko rin magkaroon ng sariling lupa yan. So naghahanap ako, nagpapatulong kila Jopper Sniper na makahanap ng lupa na hulug-hulugan ko mga kabangyaw yan. So yan, kaya kumakay din ako mga kabangyaw kasi ito yung tindahan namin. Yung malita tindahan namin, yan ang pagkakitaan nila sa araw-araw. Pangkuha na makakain nila sa pambigas pang ulam mga kabangyaw yan. So ako, hindi ako natigil ng paghahanap buhay or pagtatrabaho kahit nung dati pa mga kabangyaw na hindi pa ako YouTuber. Kasi nga gusto ko makatulong dito sa amin. Yan. So lagi ako nasa Maynila, minsan lang ako umuwi mga kabangyaw. Ngayon lang ako napatigil dito ng sobrang tagal, naging taga-Bukana na ako mga kabangyaw. So salamat kila Idol Jopper, kay best friend Mary Ann yan. So ang laki ng itulong nila sa akin mga kabangyaw. Mga kabangyaw, dahil nakapag-usap na kami ng aking nanay para dito sa bahay yan, konting kung ano yung uunahin na ipagawa paunti-unti mga kabangyaw. Then sa May 10 kasi magpapahanda ang aking nanay kasi nga piyesta dito mga kabangyaw. So ang mga tropa ay pupunta dito yan, so magkakainan lang kami, then okay na yan, nagpalista na ako kung ano yung mga bibilhin. So mga siguro katapusan ng May yan, umpisahan ko na siyang paggawa mga kabangyaw. So mga kabangyaw, hanggang dito na lang, bye bye.